but they want to ask for people to go. So I'd like to share to you my plywood board to fiberglass. Aking project ngayon. Thank you guys. Okay, sa part na to, kinakat ko yung pinusukatan ko yung plywood dito sa middle part ng boat at ikakat ko ito sa form ng flat part niya dito sa taas or sa ibabaw. Okay. Gamit ko is pneumatic gear. Aluminum pala ang balan nito kaya hindi rin siya kakalawangin. Lahat ng ginagamit kong nail at screw is stainless. Kahit yung staple ko na gagamitin later on is aluminum kaya. Okay guys, ilagay naman natin ito sa side. Ubuhin ko lang itong buong part na ito, lahat ito sa pati sa kabila. Nakapit ko muna ito. Dito, lagay ko pinapiraso na ito dito sa part na ito. Okay, stay tuned lang. Thank you. Thank you.
Okay guys, good day. So finish ko na itong boat plating ng plywood. Ngayon so fiberglass na siya. Gusto ko lang pakita sa inyo yung ginawa ko sa pag plating niya ng plywood. Medyo ano siya, medyo rough and so may pagtitagpi siya na konti. Okay, so kung makikita niya sa part na to, lalagay ko siya ng tape. Hindi pa siya kita yun. Papakita ko niya, papakita ko sa inyo yung sa kabilang side. Hindi ko pa siya nalagyan ng tape. Ito kasi yung purpose ng tape na to is to just minimize the yung dropping na fiberglass na liquid. Okay. So, makikita niyo itong part na to, naging curve siya. Okay. Kita niya yung curve. Yan yung curve ngayon. Curve na nga. Okay, nakadito yan. Kita nyo? Okay. Ito. Okay. Yan ang curve ng boat ngayon. Doon sa likod. Okay. Okay, kita-kita nyo ba? May tape yan. Makikita nyo doon sa kabila, yung walang tape. Okay. Position na yan. Kita nyo yung curve. Yan, yung buong ano na boat. So ngayon, sa kabila, makikita nyo. Yan, itsura nyo ngayon. The other side. Okay. Medyo tagpi-tagpi siya guys, pero pag nalagyan niya ng fiberglass, mawawala yan. Makikita niyo yung finished product ng in-staple ko lang yan guys. Kita niyo ng staple niya. Staple lang ng ano. Kasi kaya naman ng staple. Okay. Yan guys, yung ginamit ko. Yan. Yan lang ang kaya nga. Matibay na yan guys. Yung iba, nilagyan ko ng screw. Tulad nito. Kita nyo ba screw? So, nilagyan ko ngayon siya ng curb. Itong part na to. May curb din. Makikita nyo. Yan yung pang brake sa water. Okay. Okay. So, ngayon, fiberglass naman tayo. Ito yung gagamitin ko ngayon na fiberglass. Na-order yan sa Lazada. Kung balak nyo mag-fiberglass. Yan ang kulang. No? Medyo kulang pa to ng apat kasi yung loob. Lalagyan ko rin. To second coating ang ano ko dito sa boat. Dalawang coat ito. So makikita nyo ang finish niya ngayon after ng this one. Maybe just a couple of days tapos ko na itong isang pinakamatagal na part ng fiberglass is ang pagpakinis. Pagpapakinis. Pag natapos ko ito, another video na naman para sa fiberglass. Okay, stay updated. Thank you.